Hello everybody, this is Dadrick again. Welcome back to my channel. And again, mega shout out to all my subscribers, my new upcoming subscribers, and to all my followers. Thank you very much for all your supports. And guys, before I start, I just want to have this one simple request. Please, don't skip the ads. The revenue of my channel will be dedicated to charitable institutions, especially for those kids having that severe illnesses that we are trying to support way back before. And with this help from you, I am not asking you any amount of money, but it is only about that short period of your time leaving that ads, not skipping. And the fund will be coming from the advertisers putting ads in my channel. That will be a very big help. So again, I just want to remind, please don't skip the ads and let us help those angels survive. Thank you very much for that time, guys. And again, I just want to remind, don't forget to click like, leave your comments, subscribe, and don't forget to hit that bell and click all so you will not miss any new updates from me. And don't forget to share so we can spread the love and the knowledge. Again, this is Daddy Rick talking about the reality of life. And always remember, life is not a problem to be solved, but a reality to be experienced. Thank you very much. Enjoy watching. Okay, so may pahabol na naman tayo tungkol dito sa topic ng PhilHealth. Anak ng pusa, oh. Whew, thank you, Spox Harry, no? Diyan pa naman pinanganak yung anak ko, yung panganay, no? Sa Perpetual Succor na hospital. Kaya pala, lintik kang, hayop kang, taga-PhilHealth ka na nandiyan dyan na sinasabi mong matapos namin yung advance payment namin no, ng anak ang misis ko, wala kaming claim. Anak, ang teting kayo't kalahati. Oo nga naman. Yung pala yung dahilan, ginagamit niyo pala yung hospital na yan para sa katarantaduhan nyo. Anak ng pusa kayo. Salamat. At na dito sa impormasyon na to na nanggaling kay Spox Harry. So, pakinggan natin. At kayo na ang bahalang magbalanse ng mga sitwasyon tungkol sa bagay na to. Wala na naman akong dapat pang ipaliwanag. Eh, mas magandang sa isang abogado natin marinig ang mga katarantaduhan na nangyayari niya sa loob ng PhilHealth. At sana makasuhan lahat at lalo na yung virus na inaantay nating makasuhan matapos waldasin ang pera ng bayad dyan sa PhilHealth. Okay guys, watch this. Kauna-unahang kaso laban sa pinakamatataas ng opisyalis ng PhilHealth. Ako po ang tumayong nagre-reklamo rito. Ako po ang pangunahing may akda ng Universal Healthcare sa mababang kapulungan, September 17, 2017 pa lamang. Ina-approve na po yan on third and final reading sa Kamara. Dahil sa batas po, ang magpapatupad ng batas ay ang PhilHealth. Importante po na yung kakaunti na nga pong salapi galing sa kaban ng bayan ay magastos para sa mamamayang Pilipino at hindi po mawala sa korupsyon. Kahapon lang po, inamin po ni Secretary Duque na hindi sapat ang ating pondo para magkaroon ng malawakang implementasyon ng universal healthcare. Hindi po yan ang intensyon natin, ang sinulong natin ng batas. Ang intensyon po natin, lahat ng Pilipino makinabang at alam po natin na dahil sa korupsyon, naubos po ang pera ng PhilHealth. Sa pamamaraan po ng pagsasampa laban sa pinakamatataas na opisyalis ng PhilHealth, ang mensahe pong pinapadala natin, itigil niyo na po ang inyong pagnanakaw sa PhilHealth. Panahon na po na hayaan ninyong makinabang ang Pilipino dito sa batas na isinulong natin ang universal healthcare. Sino ba ho ang ating sinampa? Sinampahan ng kaso. Sinampahan po natin dito ang presidente, dating presidente ng PhilHealth na si Roy Ferrer. Sinampahan din po natin ang lahat na naging miyembro ng PhilHealth Board, kasama po si Ruperto Alerosa, Celestino Maria de la Serna, Eddie Dorotan, Joan Christine Reynan Libandareza, Gil de Hardes, C. Dineros, Roberto M. Salvador, Anthony C. Liapchon, Shareen Mercado Grande, Jonathan Mangawang, Laura P. Mangasang, and Perpetual Succor Hospital, Cebu. Ano hong kwento rito?
nagkaroon po ng desisyon ang accreditation board ng PhilHealth na i-revoke o i-suspend ang accreditation ng Perpetual Succor Hospital sa Cebu dahil napatunayan na nagkaroon ng overstaying patient. Ang ibig sabihin ng overstaying po, pinauuwi na ng doktor, ready to go home, pina-stay pa nila na mas patagal sa ospital para nga makakolekta sa PhilHealth. Itong decision po ito ay nakarating sa Court of Appeals at sinang-ayunan po ng Court of Appeals yung penalty ng 3-month suspension. Binaligtad po ito ni Presidente Roy Ferrer at ng kanyang board at ng kanyang board secretary at yung mga legal ng PhilHealth Board. At dahil po dito, nabayaran po ang Perpetual Succor Hospital. Isasampa po namin yung exact halaga dahil hanggang ngayon hindi pala natin alam kung magkano nawala sa gobyerno, pero according to the PhilHealth dashboard, ang average billing po ng Perpetual Succor Hospital ay 35 million a month. So hindi po bababa sa 100 million ang nawala po sa PhilHealth dahil nga po sa desisyon ni Ferrer at ng board na i-revoke o ibaliktarin yung penalty of suspension na na-uphold na po ng Court of Appeals. Ano pong kasong sinampa natin? Violation of the anti-graft law, causing undue injury to government, and of course, partiality to Perpetual Succor. Nandyan din po ang usurpation of judicial functions. Kasi binaligtad po nila yung final and executory decision ng Court of Appeals na nagpapataw ng penalty ng suspension of accreditation sa Perpetual Succor. At nandyan din po siyempre yung grave misconduct, neglect of duty, grave abuse of discretion, and conduct prejudicial to the best interest of the service, kasong administratibo dahil yung mga abogado po na nasasampa rito, sila pa rin ay naroon sa PhilHealth. At kung hindi po sila masususpende, ang takot ko po, baka yung mga dokumento na kailangan natin para sa iba't iba pang kaso laban sa mga opisyalis ng PhilHealth ay tuluyan ng mawala. Minabuti ko na po na tayong mga pribadong mamamayan ang magsampa. Siguro naman po walang kaduda-duda yung aking standing to sue. Dahil ako naman po ay hindi lang mamamayan, hindi lang ako miyembro ng PhilHealth. Ako pa po yung pangunahing may akda ng universal healthcare. No? At hindi rin po kami umaasa na yung legal department ng PhilHealth ay makakasampa ng mga kaso na tatayo dahil nakita nga natin yung nangyari sa WellMed. Yan po ay complaint na drafted and prepared by the legal of PhilHealth. Hindi po NBI nag-file doon sa kaso sa WellMed. Yan po ay sinampa ng legal department sa ilalim ni SVP Del Rosario, no, ng PhilHealth. Either kakulangan po ng kakayahan or intention po yung pag-file ng palpak na complaint. Ang tingin ko naging motibo po doon sa maling complaint sa WellMed, pag nasa MTC kasi mawawala ng proteksyon yung whistleblowers. Tingin ko yung mga maiitim ang budhi dyan sa PhilHealth, ang nais nila mawala ng proteksyon yung mga taga, yung mga whistleblowers na hindi na kumanta laban sa WellMed. At sa kauna-unahang panahon po, pagkakataon, ibubunyag ko na rin po. Sinabi na po sa akin ni Secretary Maynard kahapon, wala na pong proteksyon sa Witness Protection Program ang dalawang whistleblower, si Edwin at si Lizelle. Pero mabuting balita naman po, nakipag-ugnayan rin tayo kahapon, dahil kahapon po dumating sa akin yung masamang balitang yan, dito po sa Ombudsman. Sa ating Ombudsman, Martires, at sinabi naman po niya, na although tahimik, siya po yung nag-iimbestiga tungkol dito sa PhilHealth at kung meron talagang pangangailangan, ang magbibigay ng witness protection kay Edwin at Lizelle ay ang ombudsman na. Dahil sa ombudsman law, ay, hari na ba, meron din silang kapangyarihan na magbigay ng witness protection. So yung mga masasamang budhi dyan sa loob ng PhilHealth, neck-neck ninyo. Meron pa rin pong protection ng whistleblowers, kakanta pa rin po sila laban sa inyo, manigas ninyo. Kay Spox, hari na nang galing ha. Siya na may sabi. Wala na naman akong dapat pang ipaliwanag. So abangan natin ang mga susunod na kabanata tungkol dito sa magiging sitwasyon. At guys, ipinapaalala ko lang, hindi lang OFW, no? Hindi lang yung Overseas Filipino Workers ang pinag-uusapan sa topic na to. OF lang, no? Na OF at OFW, no? So yung Overseas Filipinos, no? Kung titingnan natin, katulad nga na sa aking last vlog na medyo napahaba na pinaliwanag ko yung senaryo,
damay yung mga dual citizens at yung mga katulad natin mga OFW na may magandang posisyon na naka-family status, either kasama sa Dubai, sa Qatar, o sa Saudi yung pamilya, na kailangan pa rin magbayad, no? Mandatory, di ba? Nabanggit ko pa nga, pati yung distress, nakasulat doon, distress na, di ba? At yung meron pa doon yung undocumented na sinasabi, kung TNT yun, paano yun magbabayad? TNT na magbabayad pa, di ba? So, ayan guys, maraming salamat sa inyong oras at subaybayan natin itong bagay na to, dahil napaka-importante nito para sa atin. And again, maraming salamat. This is Daddy Rick talking about the reality of life. Don't forget to click like, leave your comments, subscribe, and don't forget to hit that bell so you will not miss any new updates from me. And don't forget to share so we can spread the love and the knowledge. And again, as am I always saying, life is not a problem to be solved, but a reality to be experienced. Stay home, stay safe. God bless us all. Thank you very much.